Ave. Hi guys, and welcome to another reaction video. Itutuloy ko na yung SB19 reaction videos natin. It's a treat sa mga fans na umattend dito sa Wish Bus na to, at apat na kanta ang kanilang kinanta. So, ire-react ko yung isang kanta na lang, yung Ilaw. Yan, isa sa kanilang mga pinreform sa kanilang roadshow. Credit sa nag-upload ng video na to, Myla TV Vlogs. Okay, I know na ayaw mo ipa-re-upload, pero sige na, pagbigyan mo na ako. At I will credit you na lang dito sa description box. Thank you so much sa pagpapagamit ng iyong video. Okay? Excited na rin ako. Alam mo, itong mga songs ng SB19, it crosses to multiple genres talaga, 'di ba? From a dance song to a love song, yung I Want You is more of 90s R&B vibe. Itong Ilaw, bago sa akin 'to. Lahat ng mga songs dito sa album ng SB19 hindi ko pa napapakinggan. So, first time, except Gento, syempre nag-trending 'yun. Itong Ilaw is first time ko mapapakinggan. Mapapanood din. And sana ma-upload na rin nila yung the live Wish Bus version nito. Ayan, okay. Sige, simulan ko na. Pero don't forget, please, click like and subscribe muna sa aking YouTube channel. Sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, para updated din kayo sa mga videos na nilalabas ko. Okay? Let's go! Ibang vibes din po. Okay, it's more of a pop country vibe. Iba na naman, ibang type of music na naman ang nilabas nila dito. So this is kumbaga cross into multiple genres talaga. Galing. Ganda. Ang ganda nung kung paano dinivide itong song sa kanila. Bagay na bagay. Kumbaga swak na swak yung lyrics na kinanta nila. Swak na swak din doon sa tono nila. Doon sa quality ng kanilang voice. Ang ganda. Okay, si Pablo. Grabe, nasa box si Pablo. Ganda rin na itong song na to. Alam mo, sa lahat ng songs ng SB19, walang patapon dito sa kanilang pagtatag album. Napakaganda ng mga songs. Lahat ng songs na nilabas nila dito maganda. And alam mo yun, nagsising along pati yung mga talaga nanonood, yung mga fans talaga, and yung mga supporters ng SB19 talagang nandyan para sumuporta. Talagang lahat ng kanta, kabisado nila. Ang taas na itong song na to, in fairness, this is not the usual range ng kanilang key. Si Ken, pag bumirit yan talaga, mataas din ang range ng boses ni Ken. Ha? And syempre si Pablo, talagang, alam mo yon, talagang fit sa kanya itong song na to. I think, ang nag-stand out talaga dito is yung voice ni Pablo. Dito sa song na to in particular, talagang siya yung pinakadama talaga when it comes to emotions. Of course, still that lahat naman, they're all amazing. Nice.
very catchy yung song. Very catchy, and the fact na sinising along siya ng mga fans talaga, kita mo na yung quality ng song na pinoproduce nila, napakaganda ng content. It's very singable. Very singable siya. Sobrang daling kantahin. Yun ang factor ng isang hit song. And ako, I predict na this, all of the songs dito sa pagkatag album nila will be a hit talaga. Major hit. Hindi na sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. I love the process kung paano sila mag, alam mo yun, kung paano nila i-market yung songs, paano talaga nila ilabas. And that's really hard work. Dedication and hard work talaga pagdating sa pag-produce ng mga songs na to, sa pag-promote, sa mga shows nila. Sobrang, alam ko, kita ko yung pagod din and yung effort, but it's all worth it. Dahil hindi naman nila mararating yung kanilang kasikatan ngayon, kundi dahil sa mga efforts na ginawa nila nung time na yun. Para si Josh yung pinakasinisigawan dito ah. Grabing emotions, the emotions. Yun ang isa din sa makikita ko sa group na to ha. Hindi ko naman nilalahat do sa mga P-pop boy bands na lumalabas. Pero talagang when it comes to style, when it comes to emotions while singing, I think magandang pamantayan talaga yung SB19 when it comes dito. Sana lahat ng mga boy band, P-pop groups, and all of the singers talaga, isa to sa maging basis nila, pamantayan nila yung boses na ginagawa ng SB19 on how they produce songs, on how they make their own sounds. Kita ko yung evolution eh. Nag-evolve talaga yung kanilang tunog. Sobrang nag-upgrade, sobrang gumanda talaga yung quality, lalo na sa album na to. Lumabas dito sa album na to, at especially sa song na to. Pag kumakata ng mataas si Stel, talagang humihiyaw yung mga fans. Look. Okay. Tingnan mo yung reaction ni Josh. Hindi siya kumakanta, pero ang tawag dyan is extended emotions. So, para na-discuss ko yan dati, na ang emotions, hindi mo lang naman gagawin kapag kumakanta ka. Kapag hindi ka kumakanta, kailangan may express pa rin yung emotions mo. At yun yung nakikita natin kay Josh. Hindi natutulog yan ha. Hindi natutulog yan. Talagang dinadama niya yung kanta. Kahit na hindi niya part yung kanta. And that's the formula of someone na magaling talaga mag-perform. Kasi kailangan mong ilabas yung mensahe mo sa tao kahit hindi ka kumakanta. And it's a good example kay Josh. It's a high C. Yung ginawa ni Pablo doon, grabe, napakataas noon. And hindi ko ma-imagine na yun yung range na niya ngayon. Grabe, napakaganda. I love the arrangement. Ang ganda. Nice one. Ganda? Ganda ng song na to. Get so emotional din dito sa song na to. Ganun siya, ganun yung impact ng song sa akin. Dito pa lang to ha, sa wish bus pa lang yan. E paano pa pag lumabas na yan sa live talaga, do sa mismong page ng Wish. Grabe. I love the whole album. I love the whole songs. Ito na ba yun? 1, 2, 3, 4. 4 songs ba yung kanilang mga songs dito sa SB19 pagtatag album?
Guys, kung meron pa mga ibang kanta, ilagay niya sa comments. And kung ano pa yung mga kailangan kong malaman about dito sa album na to, please ilagay niya sa comments. And syempre, malapit sa puso ko ang SB19. Dahil sa, kumbaga, they set a very good example talaga when it comes to dedication and hard work sa kanilang craft. Nakaka-inspire sila. Thank you so much guys, yun ang aking reaction sa lahat ng mga videos. Pasensya na, medyo raw lang yung videos na pinanggalingan. Pero maraming salamat doon sa mga nag-upload ng video na to at ika-credit ko kayo sa description box, okay? Thank you so much guys. Any other request, ilagay niyo sa comments. And I'll see you on my next video. Bye!